sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo, naway sumainyo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Pakinggan ninyo ang kaso ng Panginoon laban sa Israel. Tumindig ka, Panginoon, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang iyong sasabihin. Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo ang sakdal ng Panginoon laban sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ng Panginoon, bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkaalipin. Sinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba sa Panginoon na Diyos na kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya ang Panginoon kung siya'y handugan ko ng 1,000,000 tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Panginoon, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos.
ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos. Isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambana'y sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang iyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na aki iaahin ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Aki namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang iskriba at pariseyo kay Jesus, "Guru, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit igit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig
upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay muling nakarinig muli mula mismo sa mga salita ng Poong Jesus Nazareno kung paano niyang pinagwikaan o sinabihan ng derechahan, no? Face to face, sa kanya mismo nang galing harapan, itong mga eskriba at mga pariseyo na bagamat sila po ang nakakaalam ng lahat ng sinulat ng propeta ng mga kautusan at alam nila yung mga palatandaan at ito'y nakita nila lahat kay Jesus. Pero patuloy silang nagbubulag-bulagan, patuloy nilang kine-question ang pagkatao o identity ni Jesus, maging ang kanyang mga sinasabi at ginagawa. Nakita na nila lahat ng signs, lahat ng palatandaan, pero sadyang ayaw nilang tanggapin si Jesus. Kaya nung sila humihingi na naman ng palatandaan, ang sabi na ni Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Walang ipapakitang palatandaan sa inyo. Wala na. Kasi nga, kahit anong gawin niya, kahit anong sabihin niya, sarado na ang mga eskriba at pariseyo. So, talagang derechahan, no? Lahing masama at di tapat sa Diyos. So, ano bang pwede natin matutunan dito sa ginawa ni Jesus na pagharap, no? Kasi kung siya ay magpapakita ng palatandaan, hindi matatapos ang paghingi nila ng palatandaan. Pag nagpakita siya ng palatandaan na hinihingi ng mga eskriba at pariseyo, mahuhulog siya sa trap. Kakain ng maraming oras, baka araw, pati ng panahon, ang kanya pong pagpapatunay na siya nga ang Mesiyas. So sayang, para bang sayang ang panahon. Eh, masama at hindi tapat sa Diyos itong mga kausap niya. So bakit niya pagdalaanan ng panahon? Bakit niya iintindihin pa? Eh, konting panahon na lang yung kanyang ilalagi. Pagtutuunan pa ba ng pansin ito mga parang nonsense na diskusyon o pakikipagtalo sa mga eskriba at pariseyo na ayaw nga talaga sa kanya. O diba, mga kadiboto, mga kapatid, isa, kailangan mo din talagang harapin at tapusin talaga yung mga trip ng ibang tao. Para ikaw mismo, no? Depende kasi sa iyo, no? Kung pahabain mo ang usapan o tatapusin mo agad. Lagi natin sinasabi, hindi lahat ng comments sa iyo re-replyan mo o kaya sasagutin mo. Lalo na yung mga bashers, lalo na yung hindi magagandang comment. Hindi natatapos ang thread, di ba? Una-una, minsan kailangan mong tanungin din eh. Ano ba intention mo? Bakit ka nag-post? Bakit mo ipinahayag ang damdamin mo na open to public, open for criticism, open for questioning,
Tapos pag kinuwestiyon ka, galit ka. And daming mapagpatol dyan. Yung hindi naman kasangkot, makikisangkot, makikisali. Magbibigay ng opinion. Pag may nangaaway sa'yo, di ba? Pag may nangaaway sa'yo, pag pinatulan mo, humahaba lalo ang away. Pero pag dinedma mo, wala na. Huwag mong hayaan, mahulog ka sa trap. Kaya kahit sa inyo, no, sa may mga relasyon po dito, pag sinimulan mong sagutin yung messages sa iyo, doon na nagtutuloy-tuloy ang usapan at doon na kayo nasisira ng karelasyon mo. May mga panahon na kailangan mo talagang iwasan ang mga comment. May mga panahon na kailangan mo talagang... Madali naman, ikaw naman ang may control dyan, di ba? Sino ang makakapag-comment, makakapag-post sa post mo? Ikaw ang may control dyan. Pwede mong i-block, pwede mong i-unfriend, pwede mong... Kaya lang, yun nga, hindi mo namamalayan, nahuhulog ka na sa trap nila. Kaya tinan mo, ikaw, aburido, ikaw, hindi makatulog, ikaw ang napiperwisyo, apektado pati yung mga pamilya mo, ikaw ang mainit ang ulo. Kasi alam mo na nga masama, di ba? Alam mo nang masama, pero mapagpatul ka rin eh. Sa sitwasyon natin ngayon, no? Pag sinagot mo, okay. Pero yung pag hindi na tumitigil sa kaka-message, ay, huwag mo entertain. Mauubos yung oras mo. Sayang yung oras mo. So, sana po, no? Katulad ni Jesus, sa halimbawa na kanyang ipinakita dito, hindi lahat kailangan patulan. Ha? Hindi lahat kailangan magpa-apekto. Hayaan mo sila. Gawin mo kung ano ang dapat mong gawin. Gawin mo kung ano ang responsibilidad mo. Tapusin mo ito. Maraming ahad lang dyan. Pero ikaw ang may kapangyarihan sa kanila. Huwag mo silang bigyan ng kapangyarihan. Kontrolin ang iniisip mo, ang sasabihin mo, ang gagawin mo. Huwag mo silang bigyan ng kapangyarihan sa iyo. Paano? Pero nasa sa'yo pa. Pag-isipan mo na mabuti, ha? Kasi ikaw lang din naman yung talagang nahihirapan eh. Eh, lumapit ka sa Nazareno, hindi lang basta humingi ka ng signs. Lord, bigyan mo naman ako ng signs. Kasi nandyan na lahat ng signs. Kailangan mo lang talagang magdesisyon. Paano matatapos ang problema mo? No, Lord, bigyan mo naman ako ng sign. Kung kailan matatapos ang problema ko, nasa iyo na. Ibinigay na. Gagawin mo na lang. Ikaw na lang ang inihintay. Maniwala ka lang, makinig ka lang sa sinasabi ng Nazareno, maayos siyang inihingi mo ng sign na yan. Amen? Magsitayo ang lahat. Natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Ang ating pong itutugon, Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan
naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alakpatin na pa'y sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kalob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala at buhay na dalhin. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ng oras
siyang mag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre.